Hi guys, so nandito na naman tayo sa bagong video tutorial. So guys, ang ituturo ko ngayon ay on bended knees na ikinabar ng Justin Vasquez. So bago ko magsimula, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-hit ang like button para tuloy-tuloy ang pag-upload ko ng mga video tutorial. Maraming salamat. So magsimula na tayo sa intro. So guys, ang kantang ito, dapat meron tayong capo sa 3rd fret. Kasi magagamit lang natin itong capo sa pag-change key ng mga chords. O pagbago ng tono ng kanta. So, tugtugin ko muna para sa inyo. So guys, ang unang chord ng verse ay F. Ganito. So ang plucking pattern ng F guys ay ganito. So paano ba? So ang una guys ay kalabitin nyo ang 6th fret, 3rd at 2nd string. Dapat pagsabayin yung kalabitin. Pagkatapos yan guys, kalabitin nyo ang 4, 3 at 2. Guys, pagkatapos niyan guys ay ang susunod na chord ay G. So magkapareho din ang plucking pattern. So una, kalabitin niyo magkasabay ang 6 3 2 tapos balik sa 4 4 3 2. So pagkarating niyo dito sa 2 guys, lagyan niyo ng second string sa first fret. So slowly. So, pagkatapos ng guys, ang susunod ay E minor, A minor 7. So, ang kalabitin nila lang ay 5, 4, 3 at 2. Pagkatapos ng guys, ang susunod ay E minor 7. So, tanggalin nila lang ito dito sa second string ng first fret. So, ganito na. So, ang plucking pattern guys ay magkapareha din. Pagkasabay niyo yung kalabitin ang 6, 3 at 2. O pwede rin 6 at 1, ay 2. 6 at 2. O ganito. Magkapareho lang sila. Pagkatapos yung guys ay 4, tapos 3. Pagrating niya sa 3 guys, lagyan niya ng 2nd fret. Sortin ko. Yan guys. Pagkatapos yung guys, ang susunod ay D na yung suspension. I-bar nyo lang ang 5th fret. So, una guys, i-slide nyo ang 5th string sa 2nd fret papunta sa 5th fret. So, ang plucking pattern guys, i-slide nyo. Tapos, kalabitin nyo agad ang 4th string. Tapos, magsabayin nyo ang 3rd string at 2nd string. Ganito. 4th string, tapos pagkasabay nyo. Ulitin ko. So, yun guys. Pagkatapos yun guys, ang susunod na chord ay G. Ganito. So, ang plucking pattern guys. Ang una guys, ay kalabitin nyo muna lahat ang note. Ang 6, 4, 3, at 2. So, pagkatapos ng guys, pagkarating nyo dito sa 2, i-hammer on nyo. So, ganito ang plucking pattern niya. So, hammer on. Tapos, open string. Tapos, 3rd string ng 2nd fret. Tapos, open string, 2nd string. Tapos, kalabit. So, note. On. Pagkatapos yan guys, ang susunod ay C major 7. So ang forma na may C major 7 guys ay ang pinky nyo ay dito sa 6th fret. Yan ang forma. So ang plucking pattern nya guys ay
Una, i-slide nyo muna ang 5th string papunta sa 3rd fret. Pagkatapos nyan ay kalabitin nyo ang 4th fret. Tapos, pagsusunod ay pagsabay nyo kalabitin ang 3 at 2. Isa pa. Pagkatapos yan guys, balik ang pinky nyo ay ibalik nyo dito sa 5th fret. So, pagkatapos niyan ay kalabitin lahat ng note. Ulitin ko. Pagkatapos nun guys, ang panghuli ay riff. Ganitong riff. So, paano bang riff? So, una guys, ay slide nyo ang 5th string sa 2nd fret papunta sa 3rd fret. Tapos, balik sa 2nd string. Tapos, open string. Tapos 6 string ng 3rd fret. O, kung nahihirapan ko sa slide, so ganito na lang. 3, 2, 0, tapos 3. So, i-play ko slowly lang. Tapos yan guys, papasok ang verse. So guys, ang unang chord ng verse ay G. O ganito. Pero mas maganda ito guys. Dito, tapos dito, tapos dito, tapos. Ang susunod guys ay G major 7. So, siguro alam nyo na ito. So, bubuo kayo ng E minor 7. Tapos, ilipat nyo dito sa 3rd fret. Tapos, bass nyo ay G. Pagkatapos nyo guys, ay G7. So, siguro alam nyo na ito. So, paano ba? So, bubuo kayo ng D. Pero dito nyo gagawin sa 3rd fret. Tapos, bass ay G. Tapos, ang susunod guys, ay B minor 7. Tapos, E major 7. Tapos D9 suspension. So yan ang chord. So tugtugin ko. So 2 times pala itong patugtugin guys. So ang plucking pattern guys ay ganito. 1. So una guys, kalabitin nyo lahat ng note. Kalabitin nyo. Tapos dalawang claw. Pagkatapos yan, bass. Tapos claw. Tapos yun guys, lipat chord. So, tugtugin ko. So guys, dito sa D9 suspension, pwede rin dagdagan nyo dito. Sa 8th fret, ganito. Kung gusto nyo, pwede rin ganito. So, pagkatapos ng verse guys, pagdalawang ulit, so papasok ang chorus. Can we go back to? So, ang unang chord guys ay G. D na suspension. G7. C major 7. D na suspension. So, ang plucking pattern niya guys, ay pwede rin may tap, ganito.
So, kayo nang bahala sa plucking pattern kung saan kayo masaya. So, tutuin ko. Can we go back to the so, guys, samahan nyo din ang tap and flick. Kasi ginagamit ito ni Jason Vasquez. At saka, guys, siguro alam nyo na ito kasi ginagamit ito sa mga tutorial ko. So, 2 times itong ulitin, guys. Somebody tell me how the getting's been the way they used to be. So, magbabago na, guys. Pagkarating ng 3 times. So, pagkatapos ng C major 7, ang susunod ay C minor 7. Tapos, Oh God, give me. So, pagkarating sa Oh God ay B minor 7, tapos E minor 9. So, siguro alam niyo na ito. Para lang kayo naka-minor 7, pero dito niya gawin sa 4th fret. Tapos bass kay E, E note. Oh God, give me a reason. So, pagkasunod guys sa E minor 7, o ganito, pero mas maganda ito. Tapos ang susunod, hindi na suspension. Tingin ko, oh God, give me a reason. Pagkatapos nun guys, papasok ang unang interlude. So, tugtugin ko muna guys. So, ang unang chord guys ay C major 7, tapos ang susunod ay D. D na bar chord sa 5th fret, tapos E minor 7 na bar chord sa 7th fret, tapos ang susunod ay B minor 7, 7th fret, tapos ang susunod ay E minor 7, so ay bar nyo lang ang 6, ang 5th fret, tapos D na suspension, tapos G. So, una guys, ang plucking pattern ng C major 7 ay ganito. So, una guys, kalabitin nyo magkasabay ang 5, 2, at 1. Pagkatapos niyan ay 4, 3, at 2. Ang susunod ay D. So, ang plucking pattern na D ay pagkasabay nyo kalabitin ang 5, 3, at 2. So, pareho lang sila. Tapos, balik sa 4. 4, 3, tapos, pagkarating nyo sa 2, ay dagdagan nyo ng pinky nyo dito sa 8th fret. Ganito. Pagkatapos ng D, guys, ang susunod ay E minor 7. So, ang plucking pattern nya, guys, ganito. So, magkapareho din. So, una, kalabitin nyo ang 5, 4, 3, ay 3, 2 pala, pagsabay nyo yung kalabitin. Tapos, balik sa 4, 3, 2. Tapos, sa susunod guys, ay B minor 7, ibar nyo lang ang 7th fret. So, ang plucking pattern guys, ay pagsabay nyo yung kalabitin ng 6, 3, at 2. Tapos, susunod ay 4 at 3. So, pagkarating nyo sa 3 guys, lagyan na ng dito sa 9th fret. So, ganito ang plucking pattern guys, slowly. So, susunod guys ay E minor 7. So, kalabit nyo lang not note. Pagkatapos yan ay D na suspension. So, pagkatapos ang D na suspension guys, ang panghuli ay ganito. So, una guys, kalabitin nyo muna ang bass. Tapos, 4, 3, 2, hammer on. Sa second string ng 1st fret. Tapos,
kalapitin lahat ang note. So, ulitin ko simula, slowly lang guys. Pagkatapos yan guys, papasok ang bridge. So guys, ang unang chord guys ay E flat minor 7 flat 5 o E flat diminished. So alam niyo na ito kasi ginagamit ko ito sa mga tutorial ko. So kung sa hindi pa nakakalam, so ganito ang formation niya. 6 tapos 7 7. Pagkatapos guys ay E minor 7 tapos D. Itinuro ko D tapos C major 7 tapos balik sa D. Pagkatapos, so tugtugin ko muna guys. So pagkatapos ng D guys, balik sa A minor 7. Tapos D, C minor 7. So dito sa C major 7 guys, medyo komplikado na. Meron tayong dadagdag na chord progression. So ganito. So ang unang chord progression guys, so ganito. A minor 7 tapos C minor 6 over D. So tapos ang susunod guys ay E flat minor 7 flat 5 o E flat diminished. Tinuro ko. So ganito guys, oh. 1 beat per chord. So ulitin ko. So ganun guys, tapos guys, pagkatapos niyan, balik sa E minor 7. Pagkatapos ng E minor 7 guys, ang susunod ay E flat 11. So babaan nyo lang ng konti. So ibaan nyo dito 6 fret. Tapos ang kalabitin nyo lang ay 6, 2 at 6, 3, 2 pala. So ang pinky nyo dito sa 8 fret. Pagkatapos yan guys, D7. So sa D7 guys, tanggalin lang ang dito sa open string ng third string. So tanggalin nyo. So para lang yung ganito. Tapos ang susunod guys ay C sharp minor 7 flat 5. So so magkapareho lang sila sa E flat minor 7 flat 5, pero dito yung gagawin sa 4th fret. So pagkatapos ng E flat C sharp minor 7 flat 5 guys, ang susunod ay C major 7. So ang unang chord guys ay C major 7, B minor 7, E minor 9, tapos A major 7, ganito, tapos B minor 7, tapos E flat 9 suspension. Iba nyo lang dito 6 fret, tapos ang panghuli ay G bar. So tutugin ko. No one will leave.
So double clone you guys. So strum nyo lang guys. So pagkatapos yung may strum guys, papasok ang second chorus. So guys, pagkatapos yung makalabit lahat ng notang G, bar chord ng G, o ganito. So lipat kayo ng K po sa 4th fret. So ilipat nyo. Tapos, tugtugin nyo ang chorus. So, sa chorus guys, magkapareha lang sila ng chord sa unang chorus. So, tugtugin ko. Can we go back to the days I was true? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Oh yes, so babe, can somebody tell me how to feel things bad? Tapos guys, papasok ang last outro. Pagkatapos yun guys, ang susunod ay outro. Yung panghuli. So sa outro guys, magkapareha lang sila ng chord sa interlude. So, tugtugin ko na lang. Bye-bye.